Diretso ang usapan. JM naman, magaling kang artista. Thank you po. Why are you so good? Siguro, acting made me who I am today. Made me know myself more na ang dami ko palang kayang gawin. Kasi nung bata ko, wallflower sa classroom na hindi nag-excel sa kung anong field, sports, art. Nandun lang ako. And then, when I discovered acting, parang kaya ko pala to, kaya ko palang martial arts, mag-train na martial arts, kaya ko palang... Kaya mong sumigaw. Tumapang. Tumapang. Magalit. Di ba? Ang dami, ang napaka-lawak. Meron akong parang libog na to learn more about this craft, to own it more. And baka may ma-discover pa ako na hindi ko pa natatap sa utak ko. And you're not afraid? Afraid din. Afraid din? Pero kailangan ko ring i-deal yun. Kasi lagi naman siya nandyan. Alam ko lang paano siya sayawan yung takot. Paano? Paano mo sinasayawan ang takot? Well, ginagamit ko siyang paradigm shift na parang natatakot ka. O di maganda. Ibig sabihin, gamitin mo yan as energy to prepare. Napipilitan akong gumawa ng paraan, mag-meditate to clear my mind of those thoughts na alam ko hindi makakatulong. So, constant po yan. Lalo na yung fear of dying. Lalo sa sitwasyon natin ngayon. Constant yan sa everything. And you're able to use up as an actor? Yes, but it's hard. Really hard. Diba? Yung libog, paano mo ginagamit? Kailangan maramdaman ko yung orgasm eh. Pag ginagawa yung scene eh. Yung parang, alam mo pag wala eh. Alam mo sa sarili mo yun na niloloko mo lang yung sarili. Ano ginagawa mo pag alam mong walang orgasm ang isang eksena? Nagsisorry po ako. Tapos tutigil ako. Ah, talaga? You cut a take? Eh, wala po talaga. Ayoko silang okay. Lokoyin. Ayoko din. But do you blame yourself? Pag halimbawa, hindi nag-work ang eksena? That's why you say, sandali, I'm just lost? Yes. You know, I remember the interview of... No, I remember the Golden Globe speech of Meryl Streep. The last line of Meryl Streep was... I hope I'm quoting her correctly. Kinote niya si Princess Leia, Star Wars, Carrie Fisher, at ang sabi niya, take your broken heart and make it into art. Ang tanong ko sa'yo, hindi lingid sa kaalaman ng publiko, the pain that you went through in your life. Do you make pain into art? Doon naman po rin nanggagaling din. I don't know how this sounds. Gaano kasakit ang pain na dulot ng heartbreak? Oo nga. And how are you able to use it as a fuel in your work as an artist? Heartbreak. Saan ako bumabag? You went through it. I mean, yung heartbreak, you did, no? Yeah, twice. Yung talagang depression and na-paralisa ako. Sobra kang magmahal, kaya sobra ka rin nasaktan. Sobrang magmahal, without having to blame anyone. Wala. It's all about, you know, it's me about, because yeah. I'm dependent. Kailangan kong ma-supplement ng void na meron ako. Like, naging dependent ako sa bagay na ganito. Dependent ako sa tao na to. So, pag nawawala sila, andun pa rin yung void. So, if I'm not doing something about this void, it will just be a cycle. Okay. So, I need to do something about it. What is that something that you do? Like this, doing what I love the best way I can. Work, in other words. Opo, be grateful sa counting my blessings para hindi ako ma-stuck dun sa mga memories na yun. Buti ka nga. Diba? Parang kinakausap ko yung sarili ko, meron ka pang... Okay. Diba? Ito pa yung pangarap mo. Abot kamay mo pa. Pwede pa. Dito ako mag-focus. Ang bilang ko kasi, simula lang nung nag-artista ka ha, mga anim. Anim na. Girls. Na. Anim ha? Girlfriends? No, girlfriends. Four lang. Wait ha? Oo nga. Pero bakit mo sinabi dalawa ka lang nasaktan ng todo?
dalawang beses ka lang nasaid. Yung dalawa kasi na yun, naramdaman ko talaga sa kaliluwa ko yung love eh. Paano ka ba magmahal? Oh, ngayon, di ko, na, di ko pa, 5 years na ako single eh. So, but that is pa, deliberate, right? Yung mahal, paano ba? Sandali, 5 years, pero gusto mo lang maging single? Gusto ko munang... Magpahinga? Gusto ko munang pahalagahan itong binigay sa akin muna. At maging okay na tao. Maging better than yesterday. And in my mind na pangarap kong bahay. But before I get into commitment, nag-ready na para dun. So, yung mga na-experience ko, hindi ma-experience ng pangarap kong at least pangarap kong pamilya or whatever. That's true. Pero ang I'm listening to you, bahay, masayang pamilya, but you also have to remember, JM, that if that doesn't happen at a time that you expect it to happen, that's okay. Because that's not in your time. It's in God's time. Totoo yun. Pero takot ka magmahal. Hindi. Takot. Takot. Pero di ko madeny yung feeling na gusto ko na rin. Oh. Gusto ko na mag-commit. Gusto ko na ng relasyon. Pero parang... Takot, pero gusto mo na mag-commit. So how do you live with this colliding thoughts? Yan nga, parang inaano na lang, pinapasadyos ko na lang na parang wants, needs, inaano ko. Pati yun, ha? Kasi yun yung tinuro sa amin when tama. I'm in therapy. Yung ano, iset yung sarili mo sa outside world. Kasi twice ako nawala sa direksyon eh. Twice akong dead end. Wala. Zero hope na nakikita ko. What else did you learn from therapy? You confront your issues. You Head on. Head on. And you confront if you have an issue with someone really close to you or dear to you, you confront them, but not attacking the person. You attack the behavior that caused you to feel such emotion, pain, or insecurity, or whatever. So para hindi ka na hindi distract ng sa mga gusto mong gawin kasi it's not necessary battle siya na kailangan mo pang isipin. So, hindi ka nasusuppress kasi doon po nagsistart yung ano patching up on things. Kasi hindi ka nagsasalita. Hindi mo sinasabi. Sasaktan ka na pala. When you were brought to therapy, may resistance ka? Yes. Ang tagal kong inaccept na nandun ako sa loob. Siguro, mga 1 year bago ko na-accept. Bakit? And kasi dun sa pinuntahan ko, wala kang ibang possession dun. It's just food. No gadgets? No contact with the outside world? No TV, no newspapers. I don't know what happened next. Andun na. Realization na hanggang kailan ako dito. Oo. Hindi namin alam. Pwede kong makausap pamilya ko. Pwede ba nila ako ilabas? Hindi. Punch myself, parang in disbelief, parang inuntog ko yung ulo ko sa bed bank ko na parang, bakit ako nandito? I need to go outside. And so yun, I had to deal with that every day. You wake up, you're in a facility na hindi ka pwedeng umalis and there's a parang controlled environment siya. So you do as you're told. You just have to say yes. So you sit like this all the time. Para you learn to be humble again. Okay. And to accept na nagkakamali ka rin. And you have to pick up the pieces from there. The best that you learned from that experience. Ano yung kinakapitan mo ngayon mula doon sa karanasan mo ngayon? Never lose faith, number one. And pangalawa, protect yourself at all times. Anong ibig sabihin? Parang unahin mo yung sarili mo. Love yourself. Kasi iba-iba talaga. No? Pag sinabi protect yourself, akala ko... Boxing. Hindi ako naman protect yourself, sex. Okay. Akala ko protect yourself. No, another way of saying that, there are only two rules. Never give up. And the second one is always follow the first one.
Stig. Diba? Stig. Never give up. Tatago ko. One day, you will have your own family, you have children. You will have a son. Yes. Cute siguro. 6-footer yun. Oo. 10 years old. And he would ask you, Pa, what was that in your life? What happened? Paano mo ipapaliwanag sa iyong anak? Oh, as much as ayokong pagdaanan yung pinagdaanan ko, pero don't be afraid to take risks and fail. Sabagay. Because I'll always be here for you. No? Yeah, that's true. Hindi ka iniwanan ng pamilya mo. Hindi kita iniwanan. Hindi. Oh, sobra kitang mahal. Naiiyak na ako. Totoo yan. Ano pa naman kami ngayon, vulnerable? Oo nga. Nasa gitna kami. Ako naman. I was telling Nico nga, sabi ko, this is going to be a difficult interview because hindi ka iba sa akin. And, but I think the public knows that you're somebody very special. Thank you. No, because I have so much faith in you. Both as a person and as an actor. Dati pa. Wala ka pa sa television. Teatro. Oo. Umiikot-ikot ka pa sa teatro. Sobra nang paniniwala ko sa'yo. And I'm just so happy about the possibilities. About the possibilities that are going to happen, that are yet, and the blessings that are yet to happen. Diba? So, kumusta ka ngayon? Pagod. Pero it's a good kind of pagod. Yes. Alam ko naman na mapapahinga rin naman yun. Oo. Oh. Yung pagod na yun. Pero alam ko na pag binigay naman namin lahat yung best namin para sa story yan to, will pay off. Kung ano na may bato mo sa universe, hindi naman papalik. Tama. At, gaano kainit ang iyong mga magdamag ngayon? Mainit na mainit. Maabot sa singit. Nung napakaiinit ng mga eksena, ganyan. Nung binabasa mong script, bago nag-umpisa ang shooting or taping, anong unang reaction mo sa karakter ni Peterson? And how did you intend to attack the role? Unang reaction ko, sabi ko, magiging sobrang challenging. Dahil? For me, because hindi ko siya... I need to research, to listen to the creatives, magpatulong pa sa creatives, sa backstory ni Peterson para mas maintindihan ko siya, maka-empathize ako sa kanya. Well, hindi ko lang muna siya inusgan kasi sa script as written, talagang medyo bumablock, medyo gumigray, tas hindi ko muna siya inusgan. Ano ang attitude mo towards characters na hindi lamang gray pero talagang masama? Human. Nandun po ako kasi hinahanap ko yung human, yung puso niya. Yung humanity. Para tao. Kasi tao rin po yung manonood. Do you like Peterson? It's a love-hate relationship. Uh-huh. You love him when? When he's natatawuhan and when he's sincere. And you hate him when? Tatanga-tanga siya. Tututukan namin ang inis sa magdamag. Sana. 5 years, you've been single. This is my last question, init sa magdamag. Sa 5 years na single ka, have you always been celibate? No. Never. Magdamag. Jay, maraming salamat. Thank you so much. And congratulations. Know in your heart how proud I am of you. Thank you.